Ang bayan ng Pontevedra ay isang munisipalidad na klasing bayan sa lalawigan ng Capiz, Pilipinas. Ayon sa senso noong 2015, meron itong populasyon na 46,428 katao. Ang munisipal na sentro ng Pontevedra ay matatagpuan sa humigit-kumulang na 11.29 hilaga, 122.50 silangan sa isla ng Panay. Ang Pontevedra ay 19 na kilometro at 12 milya mula sa lungsod ng Rojas, ang kabisera ng lalawigan. Ang tahanan ng pinakamalaking kampanilya sa Asya, pangunahing mapagkukunan ng kabuhayan ay ang pangingisda at pagsasaka. Ang paggawa at pagproseso ng bangus o milkfish ay ang isang bayan na isang produkto na kalakal. Tuwing 15 araw ng Mayo bawat taon, ipinagdiriwang ng bayan ang Guyong-Guyuman Festival na nagpapakita na natatanging kultura ng mga tao ng bayan, lalo na ang tribo ng Guyong. Ang ibig sabihin ng Pontevedra ay mapayapa at maayos na napakahusay at mapagkumpetensyang natural development oriented maligayang turista na pinagkalooban ng mga taong mapagpatuloy iba't ibang sa produksyon ng agrofishery na husay sa mga tagubidin sa edukasyon na tumutugon sa sakuna mayaman sa mga tradisyon ng kultura na access sa lahat. Ang Pontevedra ay nahati sa 26 na mga barangay. Ang barangay Agbanog, Agdalipi, Amiligan, Bailan, Banate, Bantiko, Binuntukan, Kabugaw, Kabuk, Kaugat, Guba, Hipuna, Intungkan, Hulong Hangog, Latangan, Linampungan, Malagit, Manapaw, Ilohod Poblasyon, Ilaya Poblasyon, Rizal, San Pedro, Sulo, Sublangon, Tabok, Takas, at Yatingan. Pero alam niyo ba, mga kaibigan, kung bakit tinatawag na Pontevedra ang Pontevedra? Noong 1853, ang bayan ng Pontevedra ay itinatag sa kasalukuyang lugar ng barangay Sublangon. Dati ang bayang ito ay bahagi ng Panay na siyang unang pamayanan sa lalawigan ng Capiz. Sa taong 1853, lamang ng mapagpalabas si General Crispo ng isang atas na ginagawa itong malayang bayan mula sa Panay. Pagkalipas ng 3 taon, nagpasya ang mga pinuno ng bayan na ilipat ang poblasyon sa kasalukuyang nitong lugar dahil sa madaling mapuntahan sa bukana ng malaki at nabiglang ilog ng Agbalo. Tinatawag ng mga katutubo ng bayan ang lugar na Kaguyuman, isang term na naglalarawan sa lugar ng mga langgam o burol ng langgam. Ito ay naging dahil sa panahong iyon, ang mga araw ng pamilihan ng bayan ay nakakuha ng napakalaking bilang ng mga tao mula sa kalapit na bayan at malayong lugar. Ang mga taong ito ay dumating sa bayan tulad ng mga pulutong ng mga langgam. Naglalakad ang mga bulkarts sa bangkas at mga boat. Sa makatwid ang pangalan ng Kaguyuman, ang pangalan ay binago sa Pontevedra nang ang bayan ay may sariling independenteng parokya. Pagkalipas ng 24 na taon, matapos maitatag ang bayan sa pamagitan ng kahilingan ni General Mariones, ang kahilingan ay ipinagkaloob 2 taon makalipas at si Padre Gregorio Hermida ang kauna-unahang Spanish friar na namamahala sa parokya ng bayan. Natagpuan ng Spanish friar na ito ang napakamanghang resemblance ng bayan sa kanyang bayan sa Pontevedra, Spain. Mula ngayon, sa pamagitan ng kanyang mga impluensya, ang bayan ay pinangalan ng Pontevedra, mapangakit na Capiz Pontevedra Municipality sa kasaysayan hanggang sa kasalukuyang oras na ito. Ayon sa mga tao roon, ang Pontevedra na dating kilala bilang Kaguyuman na nangangahulugang grupo ng mga tao. Ang kasaysayan hanggang sa kasalukuyang panahon, ayon sa mga tao roon,
ang Pontevedra na dating kilala bilang Kaguyuman na nangangahulog ang isang pangkat ng mga tao sapagkat sa araw ng Lunes at Biyernes na oras ng mga nakakalipas hanggang ngayon, ang mga tao mula sa kanilang mga kanya-kanyang mga barangay ay pumupunta sa merkado sa mga araw na iyon, nagdadala ng kanilang mga produkto at nagpapalitan ng iba pang mga produkto tulad ng pinatuyong isda, sariwang isda, hipon, alimango, iba pang mga shells ng dagat at iba pang mga taong nanirahan sa dagat at ponds sa tubigan ay ipinagpapalit ang kanilang mga produkto sa mga taong nakatira sa bukid sa patag. Tulad ng mga dahon ng mga gulay, kalabasa, beans, okra at iba pang mga gulay na matatagpuan sa bukid dito sa Capiz at pati na rin at ibang ibang mga prutas tulad ng saging, bayabas, langka, papaya, melon at iba pang mga panahong napapanahong prutas, ang merkado ay magiging masikip sa mga araw na iyon, Lunes at Biyernes. Ang munisipalidad ng Pontevedra ay mayaman sa mga yamang lupa at agrikultura. Ang medyo patag at mabundok na ito ay mabuti para sa mga produktong sakahan mula sa bigas, tubo at mais. Sa kabilang banda, ang mga baybayang lugar nito ay gumagawa ng karamihan ng mga produktong may kultura na akwa sa lalawigan. Sa ngayon, si Pontevedra ay kinikilala bilang isa sa mga distrito agro-industrial center o DEIC sa lalawigan ng Capiz na may kumpirmasyon ng Regional Development Council 6. Pero alam niyo ba mga kaibigan kung ano ang ganda at kultura sa lugar na ito? Ang Guyum-Guyuman Festival. Ipinagdiriwang ng munisipyo ng Pontevedra ang Guyum-Guyuman Festival, ang opisyal na pagdiriwang ng munisipalidad na ipinagdiriwang sa buwan ng Mayo. Mayroong layunin na itaguyod at ipakita ang kanilang magkakaibang mga produkto at karamihan sa mga pagkaing dagat sa kanilang munisipalidad. Sinasabing ang Capiz ay isang kapital ng seafoods ng Pilipinas at ang munisipalidad ng Pontevedra ang bahagi nito. Mayroong maraming mga produkto mula sa dagat, lahat ng mga shells ng dagat at malalaking sariwang isda, alimango at iba pang mga uri ng hipon, pugita at iba pa. Tinatawag ng mga katutubo ng bayan ang lugar na Kaguyuman, isang term na naglalarawan sa lugar ng mga langgam o burol ng langgam. Ito ay naging dahil sa panahong iyon, ang mga araw ng pamilihan ng bayan ay nakakuha ng napakalaking bilang ng mga tao mula sa kalapit na bayan at malayong lugar. Ang mga taong ito ay dumadating sa bayan tulad ng mga pulutong ng mga langgam, naglalakad ang mga bull cart sa bangkas at ang mga boat sa makatwid ang pangalan ay Kaguyuman. Ang pangalan ay binago ng Pontevedra nang ang bayan ay masariling independenteng parokya pagkatapos ng 24 na taon. Matapos maitatag ang bayan sa pamagitan ng kahilingan ni General Mariones, ang kahilingan ay pinagkaloob 2 taon makalipas na si Padre Gregorio Hermida, ang kauna-unahang Spanish Friar na mamahala sa parokya ng bayan. Natagpuan sa Spanish Friar na ito ang nakamamanghang resemblance ng bayan sa kanyang bayan sa Pontevedra, Spain. Mula ngayon, sa pamamagitan ng kanyang mga impluwensya, ang bayan ay pinangalan ng Pontevedra. Ang Maribert Inland Resort ay matatagpuan sa Iloilo East Coast, Capiz Road.